Confident mo bang maitataas ang mga kamay mo ngayon? Yung itataas mo nang hindi ka natatakot at nag-aalala na baka makitang ang kilikili mo? May maitim ka bang lihim na itinatago mo pa sa pamagitan ng long sleeves? Hindi lang ikaw ang nagmo-problema pagdating sa maitim na kilikili. Sa katunayan, maraming mga babae ang nahihiyang magtaas ng kanilang mga kamay dahil dito. Ayon sa Healthline, bagaman dapat sana ay kakulay ng kilikili mo ang balat mo sa ibang bahagi ng katawan mo, hindi maiiwasan na may ilang bahagi na umiitim katulad ng iyong batok, singit, siko, tuhod at ang iyong mga kilikili. Ang pangingitim ng mga bahagi ng katawan mo na ito ay maaaring sanhi ng isang kondisyon sa balat na kung tawagin ay acanthosis nigricans o AN. Hanggang 74% ng mga tao ang nakakaranas nito batay sa isang 2014 overview. Dagdag pa ng mga eksperto, ang pag-itim ng mga bahaging ito ng iyong katawan ay depende rin sa inyong lahi, kalusugan at pamilya at family history. Hindi katakataka na maghangad ka ng maputi at makinis na kilikili. Noon pa man, kasi talagang bahagi na ng mga kultura natin ang pagpaputi. Para kasi sa karamihan, ang maputi at makinis na balat ay tanda ng mataas na antas sa buhay. Samantala, kapag maitim o kayo manggiang yung balat, nakikita ito bilang tanda ng kababaan at kahirapan. Kung tutuusin, wala namang kinalaman ang kulay ng balat mo sa iyong tunay na ugali at pagkatao. Gayunpaman, kung gusto mo talagang maging makinis, maputi o di kaya ay pantay ang kulay ng iyong kilikili, may ilang solusyon para iyan. Kailangan mo lang siguraduhin na tama ang paraan ng pagpapaputi ng iyong kilikili para hindi masira ang iyong balat. Paano magpapuin ng kilikili? Alamin ang iyong skin type. Bago ka pa man bumili ng mga produktong pampaputi ng kilikili, dapat ay alam mo muna kung anong skin type mo, oily ba, dry o combination. Mas nagiging epektibo kasi ang isang produkto kung tama ito sa balat mo. Pangalawa, pumili ng mga mild na produkto. Kapag nagpunta ka sa mga dermatologist, mga mild skincare products ang una nilang irerekomenda sa iyo. Lalong-lalo na sa mga bahagi ng katawan mo na nakakulob, naiipit o lagi nakakiskis. Ang ikatlo ay kumonsulta sa isang dermatologist. Maraming dahilan kung bakit umiitim ang kilikili. Maaaring dahil ito sa mga masisikip na damit, sa matatapang na kemikal, sa bacterial infection at iba pa. Para masiguro mong tama ang solusyon na ginagawa mo para sa iyong maitim na kilikili, kailangan alam mo muna kung bakit ito yung maitim. Ang ikapat, huwag mag-shave. Dahil sa sensitibo at manipis ang balat ng kilikili, mabilis itong masisira dahil sa pag-aahit. Kung regular mo itong ginawa, regular ding nasusugatan ang balat mo sa kilikili. Para maiwasan ito, pwede mong subukan ang waxing o kaya ang laser hair removal. Ang ikalima ay magkaroon ng kilikili routine. Kung may skincare routine ka na kompleto pa ng face mask at scrub, bakit hindi mo ito subukan para sa iyong kilikili? Simple lang ang mga hakbang. Cleanse, exfoliate, tone at moisturizer. Walang kaibahan sa ginagawa mo para sa iyong mukha. Maaari mo rin subukan ang procedure na ito mula sa Female Network. Ang pagpaputi ng kilikili ay hindi basta-basta. Kaya naman mas maganda, huwag itong madaliin. Katulad ng mga pag-aalaga ng iyong mukha, nangangailangan ng sapat na panahon at tiyaga ang pagpaputi ng kilikili. Ano nga ba ang sanhi ng pag-itim ng kilikili? Maraming posibleng dahilan kung bakit nangingitim ang kilikili ng isang tao. Narito ang ilan sa kanila. Una, pagkairita ng balat mula sa chemicals na ginagamit ng deodorant at antiperspirant. Pangalawa, pagkairita ng balat dahil sa shaving o pag-aahit ng buhok sa kilikili o flaking kung saan hinihila o binubunot ang buhok sa kilikili. Ang ikatlo, build up ng dead skin cells dahil sa kakulangan ng exfoliate.
Ang pang-apat, friction mula sa pagsusuot ng masisikip na damit. Ang pang-lima, high pigmentation gaya ng pagdami ng melanin, melasma o pagkakaroon ng maitim na patchy sa balat. Acanthosis nigricans, isang skin pigmentation disorder na may kinalaman sa diabetes, obesity o abnormal na hormone levels. Erythasma, isang bacterial skin infection. Addison's disease, kung saan nasisira ang iyong adrenal gland. Paninigarilyo, na nagdudulot ng hyperpigmentation. Kaya heto ang mga natural na paraan na maaari mong subukan upang pumuti ang iyong singit, kilikili o batok. Una, aloe vera. Isa sa mga pinakasikat na pampuputi ang aloe vera. Makakatulong ito na paputiin ang mga singit sa katawan at burahin ang mga dark spots sa iyong balat. Paano ito gamitin? Kumuha ng buong dahon ng aloe vera, hiwain at kunin ang gel nito, direktang ipahid ang gel sa maitim na parte ng katawan. Hayaan sa balat ng 20 minutes, banlawan pagkatapos. Gawin ito araw-araw. Ang ikalawa, kalamansi. Ang kalamansi ay isang natural na astringent. Ito ay may vitamin C na tumutulong ay ng mga dead skin cells at paputiin ang balat. Ginagamit din ito sa pagpaputi ng balat. Paano ito gamitin? Hatiin sa dalawa ang kalamansi. Ipahid ang katas nito sa mga singit ng katawan o maitim na parte sa loob ng 2 minuto. Hayaan sa loob ng 10 hanggang 15 minutos tapos ay banlawan. Maglagay ng moisturizer o lotion pagkatapos upang hindi magdry ang balat. Ang ikatlo, pipino. Hindi lang para sa eyebags ang pipino. Pwede rin itong pampaputi ang nangingitim na balat. Ang vitamin A na matatagpuan dito ay nakakatulong sa pagkontrol sa sobrang production ng melanin. Paano ito gamitin? Pigain ang katas ng kalahating pipino at ipahid sa mga parteng maiitim. Hayaan ito sa loob ng 10 hanggang 15 minutos at sa kabanlawan. Gawin nito 2 beses kada araw. Pwede rin ihalo ang 2 kutsarang katas ng pipino at kalahating kutsara ng katas ng kalamansi at gawing pampahid. Ang ika-apat, balat ng orange. Bago itapon ang pinagbalat ng orange, pwede mo itong itago at gamitin pampaputi ng singit. Ang balat ng orange ay mas mayaman sa vitamin C kumpara sa laman at isa itong natural bleaching agent na tumutulong sa pagpaputi. Paano gamitin? Ibilad sa araw ang pinagbalatan ng orange. Kapag tuyo na, dikdikin ito ng pinong-pino para maging pulbos. Ipahid ito sa singit, kilikili o batok na maitim. Gawin ilang beses sa 1 linggo. Ika-5, kamatis. Ang kamatis ay sagana sa lycopene, isang antioxidant na may kakayahang magpaputi at ayusin ang mga pinsala sa balat dulot ng sunburn. Paano ito gamitin? Maghati ng kamatis, ipahid ito sa singit, kilikili o batok sa loob ng 2 minuto. Hayaan ang katas nito sa nangingitim na balat at pagkatapos ay banlawan sa malinis na tubig. Paalala, ang mga natural na remedyong ito ay maaaring hindi agad umepekto dahil kailangan ng mga ito ang mas mahabang panahon upang makita ang mga resulta. Habang sinusubukan mo ang mga home remedies na ito, narito ang lang paalala para makaiwas sa lalong pangingitim ng kilikili. Magpalit ng deodorant. Kung sa palagay mo ay nakakadagdag ito sa pangingitim ng iyong kilikili, pwede kang humanap ng ibang brand. O kaya naman, gumamit ng mas natural na alternatibo gaya ng baking soda at apple cider vinegar mixture. Maaring mahirap o matrabaho sa, pero kung gusto mo, may paraan. Kung gusto mo pang malaman kung paano puputi ang iyong kilikili, huwag mahiyang kumonsulta sa isang board certified dermatologist. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.